Mga kaibigan, gusto ko lang pong mag-react doon sa interview ng isang spokesperson ng ating Philippine National Police over the mainstream media sa ating sa ABS-CBN Teleradio. So parang pinakinggan ko yung buong interview niya, parang ang dami kong nakitang or ang dami kong narinig doon na hindi talaga kaaya-aya pakinggan sa aking pananaw. Okay? So marami siyang binabanggit doon na mga bagay na kailangan natin bigyang linaw, no? Kasi baka mamislead yung mga tagapanood or tagapakinig po ng ating ng programang iyon. Okay? So ang atin lang naman po dito is for purposes of discussion lang po ito. Gusto lang po nating linawin yung mga bagay-bagay. Una nating bigyan ng reaksyon itong kaniyang pahayag tungkol sa 72 hours na ultimatum na ibinigay di umano ng ating PNP chief, no, na si Diebold Senas doon sa mga identified suspects na remain at large until now. So pakinggan po natin ang kaniyang pahayag tungkol dito. Sa po, sinabi niya na 72 hours yung mga identified na mga suspects na remain at large, sila po ay mag-surrender, sila po ay magpakita, sila po ay mag-present sa kanilang persona upang mabigyan na rin nila ng linaw ang kanilang participasyon doon po sa pagkakamatay ni Christine. Hindi malinaw kung anong ibig sabihin ng PNP doon sa 72 hours ultimatum for them to surrender. So ano ba? For what? Para anong dahilan bakit sila kailangan mag-surrender? So kung ang dahilan lang naman ng PNP is for custodial investigation as part of their case build-up or fact-finding, no? So posibleng okay yon, no? Walang problema yon. Pero kung ang purpose ng pagbigay ng 72 hours na ultimatum for them to surrender themselves to the authority is to arrest them, eh dyan tayo magka-problema. Kasi nga po, bakit nyo po gagawin yon? Bakit po gagawin ng PNP yon na arestuhin sila? Eh wala naman silang warrant of arrest. So yun po yung reaksyon ko doon, no? So wala talagang dahilan ang Philippine National Police na mag-impose o magsabi na within 72 hours dapat mag-surrender na kayo. Wala. If it's for the purpose of custodial investigation, then they cannot be compelled to do so, no? They cannot be compelled to do so. The PNP has no authority to require them to surrender. Okay? So wala naman eh. Kung custodial investigation lang yan, pwede naman siyang hindi mag-cooperate. Pwede naman siya mag-cooperate. Pero kung ang ibig sabihin nila doon is for the arrest, i-detain sila, ay ibang usapan na po yon. So yun po yung yun po yung reaksyon ko doon sa kaniyang pahayag na yon. Linawin po natin kung ano ang purpose bakit may 72 hours na ultimatum. Okay? So ang susunod na gusto kong bigyan ng reaksyon doon sa panayam niya is yung sinasabi niya na parang there is already a conclusion of guilt, no? Kasi nga sinasabi niya doon at pakinggan natin. Ito yung sinasabi niya. Mga pulis kung paano sila matutuntun. At ano po pagdating po sa krimen, kung kayo po ay isang guilty in a number of occasions, yung flight is an indicator of guilt, no? So kung wala naman. Okay, so
malinaw po na sinasabi ng ating spokesperson ng ating Philippine National Police na may conclusion, no? May conclusion na sila of guilt, no? So sinasabi niya na flight is an indication of guilt, okay? Gusto ko lang pong linawin na itong mga suspect na ito, kahit mapatunayan pa natin or mapatunayan pa ng PNP na sila yung mga last persons na kasama nung biktima na si Christine De Serra doon sa hotel bago siya natagpo ang patay, ay they are presumed innocent. They are presumed, they enjoy the presumption of innocence under our constitution. So, hindi po dapat mag-conclude ang Philippine National Police that they are guilty because by the mere fact of their non-cooperation or their flight, there is already an implication of guilt. No? So, wala po, hindi po yan kapangyarihan ng law enforcement na mag-conclude na guilty yung mga suspects na yon because of their flight. So yun lang yung pangalawang ano, yun yung pangalawang punto na gusto kong bigyan ng reaction para at least malinaw tayo diyan. Okay, so hindi ibig sabihin ha na nagtatago sila ay guilty na talaga sila. It does not follow. And more importantly, it's not for the PNP to say that. It's for the court to say that the accused are guilty. Alright? So at least malinaw tayo dyan. Ang pangatlo at I think ito yung pinakamahalaga na dapat nating bigyan ng reaksyon. Itong paulit-ulit niyang sinasabi, no? May isang term siya na sinasabi na paulit-ulit doon sa buong buong interview niya. Itong term na inquest case. At ating pakinggan ang kanyang mga sinasabi tungkol sa term na ito. Pagkakamatay si Christine De Serra dahil nagkaroon na rin po ng inquest case dito po sa kasong ito at tatlo pong suspects ang naaresto na, at kung hindi man po ito mangyayari. Ayun, ilang ulit niya pong sinabi yung term na inquest case. For you to know, sir, there is no such thing as inquest case, no? Wala pong kaso na inquest. So, lilinawin po natin yan. Wala pong kaso na inquest, no? Baka nalito lang siya sa paggamit ng mga terminologies, no? Pero for the sake of information, i-discuss ko po kung ano yung inquest. Ano po ba talaga yung inquest? Palagi natin itong naririnig, okay? Ang inquest po ay isang proceeding, no? Isang proceeding yan. So, sino ba ang gumagawa ng inquest, no? Ang gumagawa ng inquest ay ang prosecutor. Bakit po may inquest? Ang inquest ay nangyayari or mangyayari kung may naaresto na walang warrant, no? Or ibig sabihin, there is a warrantless arrest, no? So, kung may naaresto without a warrant, like for example, may nangyaring krimen, like sa nangyari kay Nuesca, no? Kitang-kita naman talaga na siya binaril na yung dalawang tao. May mga testigo. So, there is a commission of a crime. So, when there is a commission of a crime, automatic yan, wala yung ano, pwede yan citizen's arrest, pwede yan pwede yan arestuhin ang akusado without a warrant. So, there is a warrantless arrest. So, in short, there is a warrantless arrest. Basta may inquest. So, ano bang ginagawa sa inquest? Ano bang purpose ng inquest? Ang purpose ng inquest is to inquire whether or not the arrest is valid, no? Valid ba yung pag-aresto sa kanya without a warrant? So yun yung inquest, okay? So ayan. So
linawin ko ulit kasi napakalabo eh. Ilang beses niyang sinabi doon sa interview yung term na inquest case. Okay? So wala pong inquest case. Okay? So I hope malinaw po yan na ang inquest is a proceeding, no? Part ng process yan. Part ng due process yan na ina-afford sa accused or sa detained person na naaresto na walang warrant. Kasi nga, the general rule is that you will not be arrested without a warrant. Kailangan, kung may warrantless arrest, may inquest. Saka, diretso may filing of complaint or information. So, yun po. Yun lang po yung mga reaction ko doon sa mga sinabi niya sa interview. Medyo yung tainga ko pagkarinig ko sa mga sinasabi niya. Sabi ko naman, nako, hindi pinag-isipan itong pinagsasabi niya. Okay? So, yun ay ang aking mga reaction. Ang susunod naman ay magbibigay naman ako ng advice sa ating mga law enforcement authorities, ating PNP especially, no? So ang pinaka ano ngayon dahil dito sa case ni Christine De Sera ay itong PNP, no? Ano po ba yung mga unsolicited advice ko sa ating mga law enforcement authorities? Simple lang po, no? Focus po tayo sa investigation sa krimen, okay? At iwasan po natin ang daldal, no? Iwasan nating magdaldal sa television or sa media or sa social media or any platform regarding the crime. Kasi po, the more words we say, nakakaapekto po yan sa kaso. Okay? So, tandaan natin na ang law enforcement is one of the pillars of criminal justice system. Napakahalaga po ang role ng law enforcement, ng ating Philippine National Police, sa criminal justice system. So, focus po tayo doon sa crime investigation para magkaroon po tayo ng talagang tinatawag na hustisya, no? Kasi pag hindi puro lang tayo salita, mayroon tayong mga dinadivulge na mga bagay doon sa media regarding the case, parang hindi yata tama, no? Parang hindi yata tama. Focus muna tayo sa investigation natin. Kailangan natin munang siguraduhin na may sapat tayong ebidensya para kung mag-file tayo ng kaso, yung prosecution natin ay hindi mahihirapan. Okay? So, magkadugtong yung role ng law enforcement at saka yung prosecution. Kasi nga, si law enforcement ang magbibigay sa prosecution ng mga kailangan na ebidensya. Okay? So, kung daldal tayo ng daldal sa television at kahit at ano-ano yung pinagsasabi natin doon, eh baka magulat na lang tayo na walang na-convict dito sa case na ito. If meron mang nangyaring krimen. Kasi sa ngayon, ang glaring pa lang na fact is that may namatay, no? May namatay. Pero hindi pa natin talaga na nasisiguro na may foul play sa pagkamatay. At sinasabi, may mga chismes na na-rape yung victim. Pero wala pa po tayong patunay na meron talagang nangyaring rape, no? So yun po dapat ang tututukan ng ating law enforcement authorities. Hindi yung puro media mileage. Huwag po tayong padadala sa pressure. Pangalawa pong advice ko sa law enforcement authorities natin is follow the rule of law. Always follow the rule of law. Huwag po tayong basta-bastang mang-aaresto, no? Nang walang dahilan, okay? So, hindi naman sa kasong ito, wala namang nakakakita eh, na pinatay talaga, ni-rape talaga, wala eh. Basta may nakita lang na bangkay, no? At may mga information or may mga circumstantial evidence leading to the identity of the suspects
yung 11 na yon. So yun lang yung facts na meron tayo as of now. But as to the real commission of the crime, wala po. So kaya po yung pag-detain ng tatlong suspects ay nako, napakasagwa noon. Bakit sila na-detain? Nakita ba talaga na sila ang pumaslang? Nakita ba talaga na sila ang nag-rape? So, it's sa akin ha, sa tingin ko lang ha, may problema doon sa pag-aresto. Okay? So, kung ganyan ang estilo ng ating law enforcement na aresto lang ng aresto, baka ha, magugulat, sa sinabi ko na kanina, magugulat na lang tayo na walang ma-convict dito sa kasong ito if meron man talagang pagpatay at panggagahasa. If hindi ko sinasabing meron, okay? So ayun lang po ang aking masasabi sa ngayon. Sana po ay maraming mga law enforcement authorities na makakakita ng videong ito. Tandaan lang po natin yan. Basic yan. Basic. So, wag basta-basta mga aresto. Hindi basta, hindi porket itong kasong ito ay publicized, nasa media, nasa mainstream, nasa social media, marami. Focus lang po tayo sa ating trabaho. Alam ko po, meron po kayong competence to do criminal investigation. Dahil yan po yung pinag-aaralan ninyo. Okay? So, iwasan nyo na lang po magbanggit ng mga bagay or mga terms kung i-interviewin kayo, such as inquest case. Kasi mga legal term yan. So, may mga kahulugan yan. Ulitin ko, walang inquest na kaso. Okay? It's a proceeding, no? To inquire whether the arrest or the warrantless arrest is valid. Okay? So, yan lang po ang aking gustong ipaabot ngayon sa ating mga manunood. Sana po ay patuloy kayong sumuporta sa aking channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell button. At yan lang po sa araw na ito. Maraming salamat. Have a nice day. Idol ko si Cap. Idol ko si Cap.